Ginagabayan ng Espiritu, isang malinaw na tinig sa gitna ng iba pang mga tinig. Ika-24 ng Abril. At ang iyong mga pandinig ay makakarinig ng salita sa likuran mo, na nagsasabi, ito ang daan, lakaran ninyo, kapag kayo'y pumipihit sa kanan, at kapag kayo'y pumipihit sa kaliwa. Isaias Kapitulo 30 Versikulo 21. Sa gitna ng kalituhang dulot ng mapandayang mga doktrina, magiging gabay at kalasag ang Espiritu ng Diyos sa mga hindi lumalaban sa mga patunay ng katotohanan. Pinatatahimik niya ang lahat ng tinig maliban sa nagmumula sa Kanya, ang katotohanan at buhay. Binibigyan ng Diyos ang bawat kaluluwa ng pagkakataong marinig ang tinig ng tunay na pastol, upang tumanggap ng karunungan ng Diyos at ng ating tagapagligtas. Kapag tinatanggap ng puso ang katotohanan ito bilang mahalagang yaman, nabubuo si Kristo sa loob, ang pag-asa ng kaluwalhatian, samantalang bumubulalas ang buong sansinukob, amen at amen. Ganap nating kailangan ang nagpapanibagong kapangyarihan ng banal na Espiritu. Wala na tayong panahong sumangguni pa sa laman at dugo. Kailangan natin ang banal na pagliliwanag. Nagsusumikap ang lahat na maging sentro ng impluwensya, at hanggat hindi kumikilos ang Diyos para sa kanyang bayan, hindi nila makikitang ang pagpapasakop sa Diyos ang tanging kaligtasan ninuman. Haantong sa pagkakaisang hindi pa nakakamit ang kanyang biyayang nakapagbabago, sapagkat lahat ng nas asama kay Kristo ay magiging kasundo ng isa't isa. Lalalangin ang banal na Espiritu ang pagkakaisa. Luluwalhatiin niya ako. Juan Kapitulo 16 Versikulo 14. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, at si Hesukristo na iyong sinugo. Juan Kapitulo 17 Versikulo 3. Niluluwalhati ng banal na Espiritu ang Diyos sa pamamagitan ng paglalahad ng kanyang karakter sa kanyang bayan upang siya ang maging layon ng pinakamatindi nilang pag-ibig, at sa pagpapakilala ng kanyang karakter. Malinaw nilang nakikitang hindi kailanman nagkaroon ng katwiran sa sanlibutan, maliban ang sa kanya, walang kagalingan sa sanlibutan kundi iyong nagmula sa kanya. Nang ibuhos ang Espiritu mula sa kaitaasan, bumaha ang liwanag sa iglesia, ngunit si Kristo ang pinagmula ng liwanag na iyon, nasa bawat dila ang kanyang pangalan, ang kanyang pag-ibig sa bawat puso. Magiging gayon din kapag niliwanagan ng kanyang kaluwalhatian ang buong lupa ng anghel na bumababa mula sa langit ng may dakilang kapangyarihan. Ang kaloob ng kanyang banal na Espiritu, na mayaman, ganap, at masagana, ay isang nakapalibot na haliging apoy sa kanyang iglesia, at hindi makapananaig dito ang mga kapangyarihan ng impyerno. Sa kanilang walang dungis na kadalisayan at walang bahid na kasakdalan, tumitingin si Kristo sa kanyang bayan bilang gantimpala ng lahat ng kanyang paghihirap, pagpapakumbaba, at pag-ibig, at dagdag sa kanyang kaluwalhatian, si Kristo na dakilang sentro na pinagmumulan ng lahat ng kaluwalhatian.